Patuloy po tayo sa ating it's time to give. So, wini-welcome po din natin yung mga sita po natin, mga first time po. So, pag tinawag po yung pangalan nila, pwede po i-raise po ninyo yung hand nyo. Welcome po sa gawain ng Lord. Hindi po namin tinataas ang aming pastor o ang church ng Logos. Hindi po, this is ang Panginoong Jesus po ang kinataas natin sa magang ito. Sige po, welcome po kay Sandy Agua. Welcome po. Kay Sunny Vidal. Lorenza Vival. Kay Sheila Dipalo. Kay Jennifer Martinez. Jennifer Martinez. At kay Rosie Benedicto. Ito po sa gawain ng Lord. Ang lahat po ba ay mayroong Logos today? Amen po. Sino po yung mga bago pa lamang po na nagpo-commit sa Lord or nag-attend dito, pwede po natin ipagamit ang ating time, talent, and treasure sa pamamagitan po na una po is kung may talent po tayo, pwede po natin approach yung mga coordinators natin dito po sa first page po. Pwede niyo po silang i-approach para po i-share niyo po yung inyong talent sa ating Panginoon. Share ko lang po, before po ako bagong Kristiyano, di po talaga ako marunong sumayaw. So sa tamburin po ako, talaga pong kinagpupuyatan namin to nung bago pa lamang po akong Kristiyano. Dahil po, binigay po namin sa Lord yung talentong yun. Dahil po sa biyaya at awa ng Lord, pagbigay po tayo ng talent natin sa Lord sa pamamagitan po ng tamburin. Dumako po tayo sa pagbibigay. Pakibukas po tayo sa 1 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8. Although, nasabi na po ni Pastor Joel ito, but then, ito po yung nag-reveal sa akin. Amen po. 1 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Verse 7. Each of you should give whatever you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Verse 8, and God is able to bless you abundantly so that in all things, at all times, having all the need, you will abound in every good work. So, sabi po, kung tayo daw po nagbibigay sa Panginoon ng kakaunti, tayo po mag-aani. Kung tayo po nagtatanim ng kaunti, ang ating din po aani natin ng kaunti. Kung tayo daw po ay nagbibigay ng marami or nagkakalob sa Panginoon, nagtatanim ng malaki, mag-aani din po tayo ng marami sa Panginoon. So each of us should give what decided in our heart. Because hindi po tayo ngayon po, because we are saved by the grace of God, it depends on our heart. Sabi po ng ni Paul, sabi po is, many people now in the days na marami pong nag-hesitate pagbigay sa atin because natatakot sila na baka magkulang sila financially ng kanilang mga sa pang-araw-araw nila. But then, Paul assure us to the Corinthians people na
God will provide all their needs. As of now, sa akin din po experience, naranasan ko po na pag nagbigay po ako sa Panginoon ng marami, marami rin po siyang binabalik. At kung kaunti po, at minsan yung mga lapses, wala pong exemption dyan. So, may mga time, lalo po may mga pangyayari, hindi po natin naibibigay yung para sa Panginoon. So, ganun din po, kaunti din po yung bumabalik sa atin. So, bilang isang mananampalataya sa Panginoon, tinuturoan tayo ng Diyos sa mga pagkakataong yun para lalo tayong maniwala na ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang lahat ng meron tayo sa buhay ay nanggagaling sa Panginoon. All the things we have in our life is come from the Lord. Ano pa ba ang bagay na hindi natin maibibigay sa Panginoon kung tayo ay niniwala at na-experience natin na yung pangyayari yun sa buhay natin na hindi tayo nagpapatuloy sa pagbibigay sa Panginoon. We are not constantly giving our tithes to the Lord, which is the command in the Bible. And by the grace of God, because it Paul did not tell in the Bible to give only the tenth. Paul always remind us what is in our heart. Reluctantly, not reluctantly, or under compulsion. But God loves a cheerful giver. God wants our heart to be happy while we're giving to the Lord. Because if we love the Lord, our God, He give what is for the God. Like before in the Old Testament, before, yung mga Pharisee, tinanong nila si Jesus Christ, what will be your decision about ano yung bibigay kay sa Panginoon? Kung paano magbigay sa Panginoon? Sabi ni Jesus, give me a coin, give to Caesar what is for Caesar, and give to the Lord what is belong to the Lord. So kung alam po natin, yung para sa Panginoon, kung bibigay po sa atin ng Panginoon ay sobra, hindi na pa umahapaw, patuloy po natin, nararapat sa Panginoon. Hindi lamang po 10%. Kahit po, ito po yung, dahil po sa nararanasan nating pagmamahal at overflow na biyaya na pinagkakalob sa atin ng Panginoon, hindi lamang 10% yung kaya natin ibigay. It's even 15%, or if dumagdag pa yung income natin, meron tayong mga extra income, we can give another 5%. So maybe 15, 20, year by year. Hindi increase yung salary natin. Pero kami, hindi ba? Then, by the grace of God, may mga extra income. So yung pati yun, kahit maliit lang po yun, we are cheerfully give to the Lord. Because it is from the Lord. Amen? Giving attitude is more important than the amount given. The person who can give only a small gift should not embarrass. God is concerned about how a person gives from his or her resources. Giving of them, like the widow, yung mas tinignan, inadore, inadmire ni Jesus Christ yung old widow kasi dalawang small coin, copper coin lang yung binigay niya. But then, mas in-admire ng Lord yung ginawa ng widow kesa doon sa mga wealthy people na some of their wealth lang yung binigay niya. Kaunti lang doon sa mga kayamanan na yun. Pero ang importante sa Panginoon, yung kanyang attitude. So, ano po yung binigay ng widow na yun? Lahat po lang meron siya. So, it means 100% of her wealth yung binigay po niya. How come tayo na mas meron tayong naririnig every Sunday service, nag-aaral tayo, we are educated. We know the Bible, we read the Bible, and we know the law that Jesus gave all that we have. Jesus will provide all that we need. Usually, masasabi natin, yung pagbibigay natin sa Panginoon is a time na tayo ay nagmamature bilang isang Kristiyan. So bakit po hindi natin ibigay sa Panginoon para sa Kristiyan?
Hallelujah, Father God. Lord, maraming salamat Panginoon sa iyong mga salita sa umaraming ito. Maraming salamat sa aming pastor, Panginoon, kay Pastor Joel Celis, Father God, na dinako mo sa gawain nito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon. Pagpalain mo po siya, Panginoon, sa ng kanyang pamilya, Panginoon, kanyang mga anak, asawa, Panginoon, sa kanyang mga anak, sa sakutan, Panginoon, sa lugar ang Pilipinas, Panginoon, kung saan siya ay naglilingkod, patuloy mo po siyang bigyan ng pagkakad ng kalakasan, Panginoon, na pumula sa iyo, Panginoon, ng wisdom and knowledge, Panginoon, multiply, Panginoon, the spiritual strength, anoint him with your Holy Spirit, Panginoon, double portion, Panginoon, of your anointing power, Panginoon, that you will be bless her, him, Panginoon, sa lahat po ng aspeto, Panginoon, ng kanyang buhay, Panginoon, expand her border, Panginoon, sa buhay ko namin, aming mong pastor, Panginoon. Maraming salamat po sa engineer niyang word, Panginoon. To bless, that we bless us, Panginoon, sa buhay po namin, Pastor, Panginoon. I pray, Panginoon, sa mga kapatid ko na nandirito, Panginoon, na nagbigay ng kanilang mga kapuo, Panginoon. Pagpalain po sila, bigat, siksik, bigat, umaapaw ng pagpapala. Ngayon din, Panginoon, sa mga prayer request, Panginoon, na nasusulat dito, Panginoon. Katagpuin mo nga po ito, Panginoon, to your perfect will, Father God. And we pray, Panginoon, sa mga kaloob na ito, Panginoon, patuloy mo pong gamitin, Panginoon, sa pagpapalaganap ng iyong salita. And Lord, sa aming pong church, Panginoon, that makatulong po ito, Panginoon, sa maraming nangangailangan, Panginoon, sa mga gawain po ng iyong simbahan, Panginoon. Maraming salamat, O Lord. And mientras, Panginoon, ang gawain natin namin ito, Panginoon, to you, all the praises and adoration, in Jesus' name we pray. Amen.